At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nadaginip si Chris na sinagpang siya nagdabuhalang nilala. Kabuntik na siyang mabangungot. Buti na lang at ginising siya ni Susan. Kinaumagahan, kinalkal ni Chris ang laman ng pedika at nakakuha na naman siya ng maraming ginto at diamante. At habang isinisilid niya sa sako, ay dumating si Susan at napansin niya parang dambuhalang nilalang ang laman ng pedika. Dumating ang kaarawan ni Philip at inimita niya ang amo niya at ang dalaga niyang anak. Malambing kay Philip si Belen at nakita ni Leslie na sinubuan ng dalaga ang binata. Kaya nagselos ito at umalis kagad. Minsan, pinapaalalahan ni Susan ang Kuya Chris niya dahil nahihiya na siya sa ginagawang masama. Nataasan niya ng boses ito at siya'y nasampa. Lubaya sa bahay nila ang dalaga at doon nakitulong sa bahay nila Philip. Kinaumagahan, nagtagpo ang dalawang dating matalik na magkaibigan. Ah! Mabuti naman at natyambahan kitang lumabas, Philip. Oh, pare Chris, tamang-tama at nakita kita. Eh, payong kapatid lang, pare. Magbago ka na sana. Ano? Pinangangaralan mo ba ako? Samantalang ikaw ang may atraso sa akin. Tinalo mo ang kapatid ko. Kaya papatayin kita. Oh, Baril! Huwag, pare! Huwag! Huwag! Nagkakamali ka! Hindi ko tinalo ang kapatid mo! Sinungaling! Sinundan ko ng lihim ang kapatid ko kagabi. At nakita kong pinapasok mo siya sa bahay ninyo. At siguradong sigurado ako na nakuha mo ang gusto mo sa kanya. Hindi pare, nagkakamali ka. Nakita ko siya kagabi na nasa labas ng bahay. Kaya sinabihan ko siya na umuwi na. Pero ayaw daw niyang umuwi sa inyo. Dahil naiinis daw sa'yo. Nanay ko ang katabi niya pare, hindi ako. Sinungaling! Aray ko pare, tama na. Maniwala ka naman sa akin. Wala akong ginawang masama sa kapatid mo. Sinungaling ka talaga. Kaya papatayin kita. Kuya! Wag! Wag mo siyang barilin! Wala siyang kasalanan! Susan? Wag mo siyang idamay, Kuya! Wala siyang kasalanan! Wag mo siyang pagtakpan, Susan. Umamin ka sa akin. Di ba? Pinakialaman ka niya? Hindi, Kuya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Lumayo ka sa kanya, Susan. Dahil bibigyan ko sana ng leksyon ang tao yan. Hindi ako lalayo sa kanya! Mga kanayon! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo kami! Susan! Anong nangyayari sa akin? Bakit biglang ganito ako kalaki? Ah, ayaw kong dambuhala! Napanaginip ko na naman ang ganun. Hindi pwedeng magkatotoo yun. Panaginip lang yun.
Andito pa lang ako sa labas. Kung ano na naginip akong gising. Mga sala! Nakikita niyo ba yung nakikita ko? May damuhala! Takbo na kayo! Takbo! Nagsitakbo naman ngayon. At sinabing may damuhala. Nasaan ang damuhala? Wala naman akong nakikita. Mga tarantado, tinakot nyo lang ang sarili ninyo. Siguro, nakainom mga yun. Teka, may nagtutulog ng pedigam sa pantalon. Lalapitan ko. Baka yan yung sinasabi nilang damuhala. Oy! Sino ka? Gabing-gabi na eh. Nandito ka pa sa labas. Tatakot tuloy ang mga... ikaw na naman? Akin na yung pwede ka mo. Huwag. Maawa ka. Pinaghirapan kong pinulot ang mga ito. Ibebenta ko pambili ko ng pagkain. Basta akin na nga yung kariton. Akin na. Kung di, babarilin kita. Huwag. Inay, hindi ko na po makikita si Leslie. Marami na rin akong napagtanungan ng mga dating kaibigan niya. Pero hindi raw nila alam kung nasaan siya. Ay, mag-iisang taon mula nang huling makita namin. Malapit na naman ang birthday mo. Oo nga po, Inay. Oh, hindi na kaya nakipag-asawa na siya? Hindi natin alam, anak. Kaya kailangan mahanap mo siya para malaman natin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Kung bakit hindi na siya nagpakita. Oh, sabik na po akong makita si Leslie, Nay. Kung makikita ko siya, talaga magtatapat na talaga ako ng pag-ibig ko sa kanya. Ay, nako. Yan ang hirap kasi sa iyo, anak. Hindi mo masabi ang damdamin mo sa kanya. Napaka-torpe mo talaga. Kinagabahan talaga ako, Inay, kung kaharap ko na siya. Pero kapag nagkita kami, talagang lalakasan ko ng loob ko na sabihin sa kanya ang damdamin ko. Kaya lang, saan mo siya hahanapin? Saan, anak? Oh, bahala na, Inay. Basta hindi ako titigil hanggat hindi ko siya mahahanap. Mabuti naman at dumating na kayo. Oh, bakit iha? May problema ka ba? Wala naman. Kaya lang eh, may mahalaga kong sasabihin sa inyo na dapat na malaman na rin ninyo. Dako, ikaw talaga. Chismis yata yan. Sige. Ano ba yan? Sabihin mo na kagad. Dahil gusto ko nang magpahinga. Pagod na pagod ako. Mama, alam niyo ba kung sinong nakabili ng lupang katabi ng lupa natin doon sa malapit sa Sapa? Ha? Sino ga ba? Kilala mo ba siya? Naku, Mama. Baka hindi po kayo maniniwala kung sasabihin ko kung sino. Bakit naman? Sino ba? Si Chris, Mama. Yung binansagan nilang dambuhala. Ano? Siya ang nakabili ng lupang yon? Naku, delikado iha. Makasakupin o kamkamin ang lupa natin. Hindi naman siguro magagawa yun, Mama. May titulo naman ang lupa natin eh. Kompleto tayo sa dokumento. Kahit may titulo at kompleto ang dokumento natin, kung gagawa siya ng paraan, may posibilidad na mapapasa kanya. Huwag naman sana niyang gawin yun, Mama. Baka magpapabakod na siya. Kailangan mabantayan.
baka isama niyang bakuran ang lupa dati. Dito muna ako sa labas ng bahay. Hindi ako makatulog. Mauupo muna ako dito sa upuang semento sa gilid ng kalsada. Palagi kong napapanaginipan si Leslie. Humihingi raw siya ng tulong sa akin. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi naman niya nasasabi sa panaginip ko kung anong tulong ang kailangan niya. Oh. At ang lugar na napapanaginipan ko ay iisa. Parang malapit lang sa kinatitirikan ng bahay ni Chris. May kinalaman kaya si Chris sa pagkawala ni Leslie? Sana naman ay wala. Dahil kung may kinalaman siya, baka makalimutan kong naging matalik kong kaibigan siya. Amang, pahingi ng maiinom. Uhaw na ako. May isang matandang lalaki na nagtutulak ng pedicab. Gabing gabi na, nasa labas pa. At nangangalakal ng basura. Papapasukin ko sa bahay para pakainin. Kawawa naman siya. Lolo, inabot yata kayo ng gabi na nangalakal. Oo, amang. Uhaw na ako. At nagugutom. Wala pa akong mapagbentahan nitong mga nakalakal ko. Lolo, magpahinga muna kayo. Bibigyan ko po kayo ng makakain ninyo. Nakakahiya naman sa'yo, amang. Iinom lang ako ng tubig. Hindi po, Lolo. Pakakainin ko po kayo. Sige na, halina kayo. Pumasok po kayo sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Hindi po mawawala yung mga kinalakal ninyo. Baka aagawin na naman sa akin eh. Ha? Sinong aagaw? Wala namang ibang tao dito. Meron. Ilang beses na niya akong inagawan. Ha? Sino yun, Lolo? Walang iba, kundi yung dating matalik mong kaibigan. Si Chris. Ako na ang pinakamayaman sa bayang ito. Kaya ko nang kumandidato para gobernador ng lalawigan ito. Bibilhin kong buto ng mga tambayan. Maraming mahihirap. Kaya mapipilitan silang magbenta ng kanilang boto sa akin. Sasamantalin ko na ito. Gusto kong mangkin ang buong lalawigan ito. Teka. Napapansin ko, parang lumalaki ako. Parang namamaga ang buo kong katawan at tumitigas ang balat ko. Bakit kaya? Kailangan magpa-check up na ako sa doktor. Parang awa mo na, Chris. Pakawalan mo na ako dito. Hirap na ako. Nagmamakaawal naman ang Leslie na yan. Malapitan niya. Musta ka na, mahal ka? Chris, pakawalan mo na ako. Magdadalawang taon na ako dito. Maawa ka. Hanggat hindi mo ako matututunan mahalin,
Hindi kita pakakawalan. Talagang wala akong nararamdaman sa iyo, Chris. Kay Philip, nakalaan ang pagmamahal ko. Tama na! Sige, saktan mo lang ako. Pero kahit patayin mo ko, hindi kita matutunang mahalin. Dahil si Philip ang mahal ko. Tama na! Ayaw ko lang marinig yan. Tama na! Demonyo ka, Chris. Satanas! Kinasusuklaman kita. Kung papatayin mo ko, sige, patayin mo na ako. Pero itang tandaan mo, kahit pa ulit-ulit mong makuha ang pagkababae ko, pero ang puso ko ay hindi mo makukuha kailanman. Tama na, Leslie. Baka hindi ako mapagtimpi. Mapapatay na kita. Sige, patayin mo na ako. Nakahanda na rin ako. At bago ako malagutan ng hiniga, isusumpa kita na sana'y maparusan ka ng may likha. Pagsisisihan mo ang mga kasamaang ginawa mo. Isusumpa kita! Philip, tulungan mo ko. Philip! Leslie, nasaan ka? Leslie! Nandito ako, Philip. Nasa bungang ako ng damuhalang nilalang. Tulungan mo ko. Ha? Si Leslie, nasa bungang ng damuhalang nilalang. Ililigtas ko siya. Nakakulong pala ako sa isang malaking hawla. Hindi ako makalabas. Leslie! Leslie! Panaginip lang pala yan. Agana ko totoo na. Philip, anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagsisigaw? Inay, napanaginipan ko na naman si Leslie. Humihingi siya ng tulong sa akin. Nasa bungangan na raw siya ng isang dambuhalag nilalang. Pero hindi ko matulungan dahil nakakulong ako sa hawla. Ay, ganun ba? Dito ka na pala nakatulog sa labas. Opo, inay. Nakaidlib ako habang pinapakain ko yung matandang nangangalakal. Ha? Nasaan na siya, inay? Umalis na ba? Ha? Eh, wala naman akong nakitang matandang sinasabi mo. Ha? Pero inay, pinapasok ko siya kanina dahil humihingi siya ng tubig. Pero pinakain ko na rin siya dahil alam kong gutom na siya. Ay naku anak, nananaginip ka lang ng gising. Wala ka na kasing pahinga sa trabaho mo, kaya ganyan ka. Pero inay, talagang may pinapasok akong matandang lalaki dito. Hindi po ako nananaginip, totoo po. Anong hindi nananaginip? Ayan nga o, dinig na dinig ko na nagsisigaw ka. Ay nako, ang mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto mo at matulog ka na ulit. Sige na. Oh, hindi ako nananaginip kanina. Alam mo, gising ako. Pero nasaan... Lolo, tapos na ba kayong kumain? Pasensya na po kayo, naidlip ako. Oo, Amang. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. Bago ako aalis, tanggapin mo itong munting bagay bilang pasasalamat ko sa iyo. Ito, tanggapin mo, Amang. Ha? Ano po yan, Lolo? Naku, huwag na po, Lolo. Tanggapin mo, Amang, dahil kakailanganin mo ito para sa paghahanap mo sa iyong iniirog.
dito ako dinala ng singsing na ibinigay ng matandang lalaki. Teka, malapit ito sa bahay ni Chris. Ang ibig sabihin kayo nito ay nandito si Leslie. Oh, magmamaman ako rito. Baka totoo. Sabi ko na siyang makita. Maawa ka sa akin, Chris. Pagkawalan mo na ako. At maawa mo na. Hindi ako pwedeng magkamali. Pagkawalan mo na ako. Tinig ni Leslie yun. At siya nagmumula sa likod ng bahay ni Chris. Ha? Ayun. Nakita ko na si Leslie. Bihag pala siya ni Chris. Mailigtas kaya ni Philip si Leslie sa kamay ni Chris. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.